sa apo ninyo? Kailangan lang po natin sa birth certificate. Pangalan? Hindi ko pa alam. Itatanong ko lang muna sa mga magulang. Totoy, Gigi, ano daw ipapangalan din sa apo ko? Mahal, ano raw ipapangalan doon sa baby natin? Hindi ko pa alam eh. Ano ba naman kayo mag-asawa? Ikaw, Gigi, siyam na buwan mo ipinagbuntis itong anak mo. Hanggang ngayon, di mo pa alam ang papangalan mo sa kanya. Meron naman po akong naihandang pangalan, Lola. Kaya lang po, Alicia. Akala ko ho kasi babae magiging panganay namin eh. Bueno, kung wala din lamang kayong maisip na pangalan, ang ilagay mo dyan eh, Sebastian Rosales Jr. Sunod sa pangalan ng tatay niya. Lola, wag na Sebastian. Masyadong pangit yung tunog eh. Ibang pangalan na lang. Kung sa bagay, tama ka. Eh, kung isusunod ko sa pangalan mo, ang pangalan nitong apo ko, eh baka manahin pa niya yung mga kalokohan mo sa mga babae mo. Bah, gusto ko siyang maging pare. At meron na ako naisip na pangalang ibibigay sa kanya bagay na bagay. Ano po yun, Lola? Divino. O, diba? Bagay na bagay dito sa apo ko. Bah, pangalan pa lang, iisipin ng mga tao na banal siya. Banal na banal. Di tulad ng kanyang ama, nanuno ng libog. Lola naman, ang bastos-bastos, nakakaya sa nurse. Sweetheart. Oh, nandyan ka na pala. Bakit na-late ka yata ngayon? Grabe, traffic eh. Oh, ano to? Saan galing? Saan pa? E di sa Lola. Siya nga ang bumili niyan eh. Eh bakit naman pumayag kang manika ang ibili niya para sa anak natin? Eh kitang-kita naman ang ebidensya ng lalaki to. Eh ano naman? Kung manika ang binibili ko sa apo ko, mas may na naman niya kaysa sa baril-barilan na binibili mo. Gigi, paghain ka na nga. Gutom na ako eh. Kakain na ako. Sige, bantayin mo muna si Divino ha, paghahain na kita. Ang ikinatatakot ko lang naman, baka lumaking bakla si Divino. Dahil sa paraan ng pagpapalaki sa kanya ni Lola. Naku, wag naman sana. Ayoko maging bakla ang anak natin, Totoy. Panganay pa naman natin siya. Tsaka baka hindi na natin siya masundan. Mahal, ano kaya kung bumukod na lang tayo ng tirahan? Bakit? Okay naman tayo dito ah. Tsaka dito, hindi na natin kailangan umupa pa. Bakit mo naman naisipan na magsarili? Eh kasi, parang gusto ko nang mainis dyan kay Lola eh. Akalain mo ba, nung isang araw, inabutan ko yung dalawang maglola sa loob ng kwarto. Tinusutan ba naman ng damit pang babae yung anak natin? Alam mo, ganun din kasi nung isang hapon nung galing ako sa trabaho. Akalaan mo ba namang naabutan ko yung anak mo na nakadamit pang babae? At may laso pa sa buhok. Kita mo na yan. Pag ganyan ang ganyan ba naman ang ginagawa ni Lola kay Divino eh. Hindi ka pa ba maaasar kay Lola Guada niyan? Si Lola, bakit hindi pa lumalabas para kumain? Ayun, nagtatampo. Bakit? Eh, narinig yata tayo tungkol dun sa binabalak nating bumukod ng tirahan. Ganun ba? Sandali ah, pupuntahan ko lang. Lola? Anong kailangan mo? Eh, nag-aalala kami ni Gigi. Baka may dinaramdam kayo sa katawan nyo, kaya hindi kayo lumalabas ng kwarto. Bakit naman kayo mag-aalala? Wala naman akong silbi sa inyo, di ba? At saka, ayaw na niyo akong pag-alagaan ng apo ko. Isa pa, sabi mo, gusto na niyong lumipat sa ibang tirahan. Ah, yun ba? Sige, hindi na kami aalis dito. Talaga? Oo. Eh, halika na, kumain na tayo.
Tim. Oh, ano yun, anak? Pinipilino. Baril-barilan. Ay, naku, divinong apo ko. Huwag kang pabili ng baril-barilan sa daddy mo. Ano po, Lola? Manika. Huh, Lola naman. Huwag tayo magtalo. Nasa harap tayo ng simbahan. Halika na, apo. Naku. Mami, mami. Mami, mami. Mami. Iyak ko. Toy. Totoy. Samahan mo si Divino. Iihi daw siya eh. Dalihan mo ah. Bilisan mo na. Ano yung ginagawa mo? Ba't kanya ka kumiri? Nakaupo. Halika nga. Mahal. Mahal. Eh, di ba sabi mo sa akin, samahan ko tong umiis sa banyo? Eh, kanina ko lang nabisto na kung umihi pala to, eh, paupo, parang babae. Ba't nagtawa ka? Siguro, ikaw ang nagturo dito na umihi ng pag-anon, ano? Naku, hindi ah. Ngayon ko nga lang nalaman na ganun pala umihi ang anak mo, eh. Kung hindi ikaw nagturo, sino? Lana ay ingay. Lana ay ingay. Huwag na. Tulog na na ayaw. O sige. Tulog na. Daddy, Daddy. Ano yun, anak? Nagpapatuli. Ah, magpapatuli ka? Bakit? Eh, taloy. Tuli na. Magpapatuli ka? Hindi ka iyak? Pambira kang bata ka. Pinahiya mo pa ako. Oh, ano nangyari sa inyong mag-ama? Itong anak mo, ayaw magpatuli. Eh, bakit anak? Hindi ko saya kasi cute. Ay, Totoy! Huwag mo nga pinipilit yung bata kung ayaw pang magpatuli. Pinipilit yung bata. Halika po. Baka naman humasakit. Hindi, parang kagat lang ng langgam yan. Sigurado ka dati hindi masakit? Oo, sigurado ako. Tsaka, laki-laki muna. Hindi ka ba nahihiyaan yan? Halika na! Daddy, ang sakit-sakit na. Wala lang yung pampamanhid. Tumigil ka nga dyan, parang hindi ka lalaki. Ganun lang talaga yan. Eh, ang sakit-sakit na eh. Wala ka nang magagawa, halika na. Bakit?
Bakit pa ika-ika kung lumakad itong aking apo? Ano bang nangyari? Ayos na. Anong ayos na? Napaputulan ko na. Talaga? Anong napaputulan? Ha, Totoy? Pinatuli ko na siya, Lola. Pinataan na yung apo niyo eh. Pwede na siyang manjiks. Pwede na siyang makabuntis. Walang yaka, Totoy. Kung ano-ano itinuturo mo sa apo ko. Halika sa kwarto. Dumapa ka. Lola naman. Matanda na ako, ha? Hindi ka susunod. Aba, sige na pa. Gusto mo yata akong subuhan. Hala, sige. Diyan. Pasok. Naku. Ako eh, wag mo ako. Halika, anak. Lola. Panoorin natin ang tatay mo. Dumapa ka. Dapa. Ikaw talaga. Lola, masakit. Ay, ha? Kung ano nung... Lola naman! Diba? Aring! 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 Ikaw, naku! Oh, John, John! Kayo pala, tuloy kayo! Siya nga pala, Sarah. Si Divino. Divino, si Sarah. Siya ang may-ari nito. Halika, tuloy kayo. Alam mo, Tol, kailangan mong matutong uminom ng beer. Para pag pumunta ka sa handaan, hindi ka magmukhang baduy. Alam mo, Tol, ang ganda-ganda pala rito. Dami-dami magagandang babae. Relax ka lang. Akong bahala sa'yo. Oh, John, John. Si Gigi tsaka si Olive. Hello. Hello. Hi. Sige, maiwan ko muna kayo, ha? Oh, po kayo. Anong gusto niyong orderin? Ako kahit ano. Miss, bigyan mo kami ng beer. Anong pangalan mo? Divino. Ah, madalas ka ba rin? Hindi. Umisa ka na. Ngayon lang kasi ako, kung sinama ni John John. Eh, ikaw. Ha? Okay lang. Divino, halika na dun. Saan? Akong bahala sa'yo. Saan tayo pupunta? John, anong gagawin natin dito? Eh di magyayarian. Huwag mong sabihin, magtititigan lang kayo ni Olive. Oh, paano? Sa kabilang kwarto naman ako. Tol, pagbutihan mo ah. Bago ka lang dito, no? Oo. Ah, ganun pala. Ngayon din lang kasi ako napasok sa ganitong trabaho, eh. Padarating ko lang kasi galing sa probinsya namin. Kung ganun pala, birhen ka pa. Huwag ka mag-alala. Dadahan-dahanin ko lang. I'm virgin. Takot na takot pa man din ako sa'yo. Ubod ka na. Sige na.
Eh di yung ano ko, yung blood ko. Tawagin ko si Sarah para mapatignan ka sa doktor. Doktor? Bakit? Kasi, di ba sabi mo? Hindi, wag na. Okay lang ako dito. Magpapahinga lang ako sandali. Umuwi ka na. Sigurado ka? Hindi mo ko irereklamo? Hindi. Sige na, umuwi ka na. Okay lang ako dito. Sige na, uwi ka na. Magpapahinga lang ako. Melanie, yung crush mo yan, oh. Ano kayo? Uy, mamay, bugbugin ako na mga yun. Crush na lang, masama. Okay lang, pare. Aminin mo na. Sige. Paano? Ano na ako, ha? Sige, pare. Mas lalaman yan, oh. Ay, nako. Teka lang. Pupunta muna ako ng CR. Iihi lang ako. Sige, mag-ingat sila sa'yo, ha? Ay, nako, wala ka ibang alam lokohin kundi ako. Diyan na nga kayo. Nga! Ano ginagawa mo dito? Pwede ba umalis ka dito? Bakit niyo ako pinagtatawanan? Hindi ikaw ang pinagtatawanan namin, no? Anong hindi ako? Sige ka, ang kulit-kulit mo. Kapag hindi ka umalis dito, sisigaw ako. Yung sumigaw ka, sabihin mo sa akin kung bakit niyo ako pinagtatawanan. Sinabi ng hindi ikaw yung pinagtatawanan namin eh. Ano ka ba? Ang kulit mo. Umalis ka nga. Pag hindi mo sinabi sa akin, hahalikan kita. Sige, subukan mo lang. Subukan, ha? Hindi yata ako kumporme sa iniisip mo yan. Ha? Bakit naman? Eh kasi, ang bata-bata pa ng anak mo eh, nirereto mo ng mag-asawa. Eh, ano masama ron? Eh, irereto lang naman yung bata eh, hindi ibig sabihin, ipapakasal na. Ipagpalagay na. Ang kaso, paano pagdating niya sa tamang edad? At matuklasan ni Divino sa sarili niya na, hindi pala niya mahal ang anak ni Paring Ading. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nakikita yung anak ni Paring Ading. Amot isasama kita at ang anak natin. Pupunta tayo sa kaarawan ni pare. Minom lang kayo, mga pare ko. Sige lang, pare. Paring Ading. Uy, pare! Happy birthday, pare. Happy birthday, pare. Thank you, thank you. Thank Happy you. Birthday po. Thank you. Oh, upo kayo. Salamat, pare, pare. Akala ko hindi na kayo darating eh. Oh, mabuti naman na isama mo si Mare. Hindi na nga ako sana sasama, Paring Ading. Kaya lang itong kumpare mo, pinilit ako. Alam ko namang magiinuman lang kayo dito, eh. Tsaka pala, pare. Yan ang kaisa-isang anak namin. Si Divino.
Naku! Magkamukha-magkamukha kayo para kayong pinagbiyak na bunga. Ang gwapo-gwapo. Bagay na bagay sa anak ko. Anita! Bakit, kuya? Yung niluluto mong pansit, luto na ba? Oo. Bigyan mo sila, Mare. Pare, sandali. Tatawagin ko lang anak ko. Sige, pare. Halika, pakikilala kita sa kumpare ko. Yan si Paring Ading. Mabait yan. Anak, siya si Paring Totoy. Magandang hapon ho. Magandang hapon naman. Siya naman si Maring Gigi. Hi. Kumusta po? At siya nga pala, si Divino, anak nila. Anak. Melanie, bakit? Ah, wala ho. Wala. Melanie, sorry sa nagawa ko sa'yo nung isang araw. Hindi ko na uulitin pa. Isto man o, inabati na tayo. Huwag mo na kung ganyanin o. Eh bakit ba? Inaano ba kita dyan? Ikaw tong lalapit-lapit eh, tapos huwag kitang ganyanin. Kasi, hindi mo kinikibo eh. Ano? Bati na kasi tayo. Batiin mo ang lelong mong panot. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasi po, eh patay na po yung lelong ko. Ito ang sasabihin ko sa iyo ha. Kahit anong gawin mo, hindi ako makikipagbati sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Eh, mahal mo ako. Kapag po ako nakipagbati sa inyo, para na rin pong sinunod ko ang gusto at kasunduan ng itay mo at ng itay ko na magpakasal ako sa'yo balang araw. Hindi pa ako nahihibangan, no? Masyado namang advance ang takbo ng iyong utak. Nandito ako para makipagbati. Hindi para mangulit ng kasal. At saka, ang lagay eh, ganun-ganun na lang ba yun? Basta ka nalang makikipagbati, basta nalang ako makikipagbati rin sa'yo pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin noon. Eh, anong gusto mong gawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Sige, sabihin mo. Huwag na lang, huwag na lang, huwag na lang, huwag na lang, huwag na lang. Eh, anong gusto mong gawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Sige na. Sabihin mo na. Sige. Sigurado ka okay lang sa'yo, ha? Baka mamaya pagkatapos, ikaw naman ang magalit sa akin. Hindi, sige. Sige, sabihin mo sa akin. Sige, pumikit ka. Bakit mo ako sinampay? Buti nga sinampala kita, no? Kung sinapok kita, hindi lang yan ang inabot mo. Eh, bakit mo nga ako sinampal? Eh, kasi nga, sabi mo sa akin, di ba? Gawin ko sa'yo kung anong makakapagpawala sa galit ko. O ayan, hindi na ako galit sa'yo. Totoo? Hindi na galit sa akin? Pati na tayo? Eh, makulit naman pala to eh. Talaga ng babae nga naman. Ang hirap ispiling. Hoy, anong sabi mo? Ah, wala. Ang sabi ko, kumain tayo. Yoko. Sige na. Sandali lang naman tayo eh. Ihatid naman kita eh. Ayoko nga eh. Baka gabihin tayo. Mahirap na. O, diba? Okay dito? Alam mo, hindi
Hindi ka rin mayabang, ano? Sarap mo sampalin. Talaga? O sige, sampal na, ayan o. Para mahalikan kita ulit. Nakpa. Hindi na, ano? Ano ka? Sinuswerte. Excuse me. Sorry. May request sana ako sa'yo eh. Ano yun? Wala. Nakasiwa kasi ako ng ganito eh. Pwede ba? Diyan ako sa tabi mo maupo. Ano ba sasabihin mo? Sige na naman oh. Maupo na ako dyan sa tabi mo. Ayoko nga no. Nakakahiya. Baka mamaya may makakita sa atin. Akalain pa. Magshota tayo. Bakit? Hindi pa ba? Hindi pa talaga. Hindi ka pa nga nanliligaw dyan eh. Anong hindi pa? Eh ano pa ba itong ginagawa ko? Ano? Ibig mong sabihin, kaya mo ako niyayang dito kumain. Dahil nanliligaw ka na? Maski lang totoo, kahit na hindi nakataligawan pa. At bakit niyo naman po nasabi yun? Eh kasi po, nagkausap-usap ni mga tatay natin. Pagdating ng araw, magpapakasal tayong dalawa, hindi ba? Hoy, mister, ha? Dapat niyo pong malaman na kahit may kasunduan pa sila, kung wala akong gusto sa'yo, hindi rin tayo makakasal. Ganun ba yun? Mabuti na lang. Gusto mo rin pala ako. Eh, bakit mo naman naisip yan? Eh, kasi po, okay lang sa'yo na nakatabi mo ko dito. Alisin mo yan. Ang alin? Yung kamay mo. Pag hindi mo inalis yan, hahampasin kita. Pabayaan mo lang dyan. Ayaw mo talaga? Ha? Pulit mo talaga? Kaya lang naman ako ganito. Kasi, mahal kita. I love you. Totoo ba yan? Totoo. X-Man. Eh, ikaw? Love mo ba ako? Sumagot ka naman. Eh, di ba sumagot na nga ako? Eh, ayoko ng tangulang eh. Gusto ko marinig. Huh? Huwag na lang. Siguro, hindi mo ko mahal, no? Napipilitan ka lang kasi. Ano ka ba? Kasama ba ako sa'yo dito kung hindi kita mahal? Wow! At last! Sarap. May shota na ako. Ba? Uy, may tao. Ha? Kaya. Thank you.
ihatid na lang ito sa inyo. Ayun, no? Ah, Mama. Ma, naghahatid ho ba kayo? Saan kayo? Sa San Antonio po. Ayoko doon. Malayo yun, eh. Sige na ho, Mama. Ihatid nyo na ho kami. Boss, ako na lang bahala sa inyo. Dadagdagan ko na lang. O, sige. Okay na. Ano ba? Eh... Huwag ka naman ganyan, nakakaya. Baka isipin ng mamang driver eh. Pinapwera sa kita. Naman eh. Vino, ano ba yung kamay mo? Ano ba? Hindi ka matigil. Alisin mo kayo, nakikiliti ako eh. Bakit? Parang kang kiti-kiti. Ang likot-likot. Shhh! Vino! Maingay. Vino! Huwag mo alisin. Eh! Pabayaan mo lang ako. Naman eh! Ano ba yan? Alisin mo nga. Ewan ko nga ba? Sa'yo naman ako ganyan eh. Huh? Nek-nek mo? Totoo. Pwera biro. Pwede ba? Huwag mo sabihin ngayon ka lang nagka-shota, no? Totoo, ngayon lang. Kaya nga swerte mo eh. Biruin mo, virgin pa ang boyfriend mo. Grabe ka talaga. Makikita mo pagdating natin sa bahay. Bakit? Anong gagawin mo? Isusumbong mo sa tatay mo? Paano ako makakapagtumbong dun eh? Ang lakas-lakas mo sa kanya. Buti, alam mo. Tay, mano po, Tay? Melanie, saan kayo galing? Eh, sa birthday po, eh, Tay. Eh, nangumbida ho kasi sa kanila, eh. Eh, natatakot naman po akong gabihin sa biyahe. Kaya naman po, isinama ko na po si Divino para may kasama ko. Totoo ba yun, Divino? Opo, totoo po yun. Pabuti kung ganon. At yan naman ang gusto kong gawin mo eh. Ang pangalagaan ng aking anak para hindi siya mapahamak. Alalahanin mo ang napagkasunduan namin ng yung daddy. Na kapag nasa hustong gulang na kayo, makakasal namin kayo. Dito ka na matulog. Huwag na po. Magpapalam po ako, baka hinihintay na po ako sa bahay. Di pwede, bata. Dito ka na matulog. Eh, bakit po, Itay? Bakit dito niyo patutulugin? Eh, gabi na kasi. Delikado sa daan pagka gabi na. Pag may nangyari dyan, sagutin ko kay Parin Totoy. Eh, di ho ba mas mag-aalala sa kanila kapag dito niyo siya pinatulog? Mamaya isipin nila may masamang nangyari sa kanya. Walang problema. Tatawag ako sa telepono. Sandali. Tamo nga naman ang tao pag yung swerte na, no? Takot-takot pa naman ako sa tatay mo kanina. Yung pala, dito pa niya ako patutulugin. Hmm, gustong-gusto mo naman. Siyempre naman. O sige, pare, ako na magsasabi kay Mari mo na dyan matutulog si Divino. O sige, pare. O sige. O, bata, tumawag na ako sa daddy mo. Sinabi kong dito ka na magpapalipas ng gabi. Melanie, ikaw nang bahala kay Divino. Asikasuhin mo siya, ha? O, paano, Divino? Matutulog na ako. Medyo nakainom ako, eh. O, sige po. Sige. Ay, Tay! O. Tay!
Eh, saan niyo po ba patutulugin tong lalaking to? Siyempre, sa sala. Bakit? Saan ang gusto mo? Sa kwarto mo? Tatay naman, nalakas-lakas mang asar eh. Ba't ko naman siya patutulugin sa kwarto ko? Ano siya, sinuswerte? O, sige. Tutulog na ako. Oh, narinig mong sabi ni Itay. Diyan ka matutulog. Kaya, kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na, ha? O, paano? Diyan ka na. Good night. Teka, Melanie. Huwag mo kong iwan dito. Che? Teka. Ano ka ba? Ang ibig mo sabihin, iiwan mo ko dito mag-isa. Eh bakit? Ano sa palagay mo? Sasamahan kita dito buong magdamag, ganon. Akong sasama sa'yo, sa kwarto mo. Okay ka lang, gusto mo talaga mabugbog tayo ni Itay, ano? Ay, nako. Oo. Teka, ano? Ano? Matutulog na ako. Divino. Hoy, Divino. Bakit? Ay! Bakit? May sakit ka ba? Ha? Ba't nanginginig ka? Ano ba nangyayari sa'yo? Teka lang ha, bukta ko ilaw. Uy, teka! Melanie, wag! Melanie, sandali! Ay! Ano yan? Teka, huwag ka maingay. Baka magising ang tatay mo. Anong wala? Nagma-masturbate ka, no? O ano? Totoo, di ba? Oo na. Actually, bitin ako. Dumating na kasi. Sorry, ha? Okay lang. Saan nga pala? Ba't ka nandito? Di ba dapat natutulog ka sa kwarto mo? Hindi kasi ako makatulog eh. Naaalala kita. Okay ka lang ba dito? Okay lang. Pero mas maganda siguro kung magkatabi tayo dito. Ah, hindi pwede dito. Kung gusto mo, dun ka na lang sa kwarto ko. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Hindi. Pero, hindi kita pinipili. Kung ayaw mo, edi huwag. Bahala ka sa buhay mo. Wala naman akong sinasabing ayoko eh. Talaga? O sige, pero huwag ka maingay, ah. Pag narinig tayo ni tatay, lagot ka. Baka masakit yan. Tatay. Sige. Tatandahalin ko lang. Ah!
Huwag na nga, Tia. Baka hindi mo kayanin eh. Hindi. Ituloy na natin. Sigurado ka? Oo. Sige, tuloy lang. Yan ang tanda ng aking unang karanasan sa aking pagkababae. Melanie, I love you. I love you too, Divino. Mahal na mahal kita. Magandang araw, ho. Nandiyan ba si Melanie? Sino ka? Ako si Divino. Naalala ko na. Ikaw yung boyfriend ni Ate Milane, ano? Ba't ka nandito? Eh, si Melanie ho, ba't hindi pumasok? Hindi mo ba alam? Nasa ospital siya. Doon niya ako nang galing. Bakit ho? Dinugo siya. At hindi tumitigil. Sige ho. Tutuloy na ho ako. Sige. Eh, Doc? Kumusta na ho yung, ano, yung naging resulta ng... Pangkaraniwa lang nangyari sa'yo, Iha. Kaya lang... Kaya lang ho, ano, Doc, meron akong may ipakikiusap ko sana ako sa inyo. Kung maaari ho sana, eh, huwag nyo na ho sabihin sa itay ko yung totoong nangyari sa akin. Iha, ito nga pala ang gamot na iyong iinumin. Salamat ho, Doktor. Siguro sa makalawa, Iha, baka pwede ka na umuwi. O sige, Iha. Maiwan muna kita, ha? Sige ho. Kumusta ka na? Eto, mabuti. Pasensya na sa nangyari, ha? Wala yun. Mahal naman kita, eh. Isa pa, ginusto ko rin naman, di ba? Divino, andiyan ka pala. Anak, ano ba nangyari sa'yo? Ah, wala ho ito, itay. Nasobrahan daw ako sa pagod, sabi ng doktor. Nakita mo na. Ang sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong magpupuyat. Makakasama sa katawan mo. Siya nga ho pala, sabi ng doktor. Sa makalawa daw ho, pwede na akong lumabas. Siya nga ho pala, Mang Ading. Magpapaalam na po ako, baka hinahanap na po ni Mami at Daddy. O sige, maraming salamat ha. Pakisabi na rin kay Paret Mare na kumusta na sila. Oo, sabihin ko. Paano Melanie? Aalis na ako. Magaling ka kagad, ha? Sige. Ikaw din. Divino, mag-ingat na sana. Sige po. Sige. Oh. Iha, kain na. Opo. Kumusta pakiramdam mo? Okay na ba? Opo, itay.
O, paano? Mauna na ako sa'yo. Baka mahuli ako sa flag ceremony sa munisipyo. Lunes pa naman ngayon, nakakahiya kay Mayor. Sige ho, Itay. Mag-iingat ho kayo. O, sige. Lalakad na ako. Libre mo ako, ha? O ba? Divino, si Melanie. Melanie? Hi, John. Hi. Divino, pwede ba tayong mag-usap sandali? John, magkita na lang tayo mamaya. O sige, Melanie. O sige. Divino. Buntis ako. Ha? Daddy, eh, may sasabihin ho sana ako sa inyo eh. Ano yun? Eh, tungkol po dun sa anak ng kumpara niyong si Ading, si Melanie ho. Bakit? Ano nangyayari? Eh, Daddy, nabuntis ko si Melanie. Ha? Yan ang haba ang sinasabi ko eh. Kung ako lang ang nasunod, hindi magkakaganyan na apo ko. Kasalanan mo lahat yan eh. Bakit po, Lola? Ano pong nangyari? Naku, yung anak mo. Nabuntis ang anak ni paring Ading ninyo. Ha? Eh, paano yun, Totoy? Napakabata pa na anak natin para magkaroon ng sariling pamilya. Wala na tayong magagawa, nandiyan na yan. Kailangan panagutan ni Divino ang anak ni paring Ading. Oh! Pare! Pare! Napasyal kayo! Tuloy! Salamat. Pare, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya kami nandito ngayon. Tungkol sa mga bata. Anong tungkol sa kanila, paring Totoy? Paring Ading, may nasabi kasi sa amin ang anak naming si Divino na may nangyari na raw sa kanilang dalawa ni Melanie. Anong nangyari? Anong sinasabi mo, Maring Gigi? Totoy, Gigi, bakit hindi pa niyo diretsahin si Ading? Yan naman ang dahilan ng pinunta natin dito, hindi ba? Pare, ang totoo niyan, may namagitan na sa mga bata. Alam ko na ang ibig niyong sabihin. Naisahan ng anak mo ang anak ko.
Ngayon, ano pa ang pag-uusapan natin? Tungkol sana sa kanilang kasal, paring Ading. Nasa inyo yan. Kung kailan niyo gusto, sa akin, walang problema. O, paano pare? Yan din naman ang napag-usapan natin, di ba? Kaya lang, napaagang pangyayari. Pare, pwede ko bang makausap sandali itong mamanugangin ko? O sige, Divino. Aliga, sandali lang. Divino, meron sana akong papakiusap sa'yo. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Oh, ba't di ka makasagot? Oh, hindi ko po siya sasaktan. Sandali, tatawagin ko lang si Melanie. Daddy, may problema eh. Ano problema? Huwag ko rin sasaktan si Melanie. Paano ko yun? Dahan-dahanin mo lang. Huwag mong bibiglain. Ha? Oo, Daddy. Magiging tatlo na sila. Iniiyak ko eh. Kung kailan ako kakaapo kay Divino, nakahipa niya ako iwan. Lola, sa atin ko sila titira. Hindi ko kayo iwan ang apo niyo si Divino. Totoo pa yung sinasabi mo. Opo, Lola. Sa atin ko sila titirang mag-asawa. Salamat sa Diyos. Lola! Anong ginagawa niyo dyan? Hinahanap ko yung suklay ko. Saan kaya napunta yun? Wala naman suklay ah. Sige, matulog ka na. Matutulog na rin ako. Hoy, Totoy! Mahiya ka naman. Pati yung anak mo eh.
Saan tayo? Mami, saan tayo? Doon na lang. Parin Totoy, nakapagtapos na rin ang mga bata. Natupad na rin ang mga pangarap natin. Ngayong nakatapos na kayong dalawa, ano naman ang binabalak nyo? Daddy, Itay, napag-usapan ho namin ni Divino na siya na ho munang magpapatuloy sa pag-aaral. Saka na ho ako magpapatuloy. Bakit naman? Eh, kasi po, sa kalagayan ko po ngayon, Itay, maaring mahirapan po ako sa pagpasok. Kaya sa susunod na, pasokan na lang po ako magpapa-enroll. Kung yan ang napag-usapan yung dalawa, kayong bahala. Di ba, parang Ading? Tama sila, Totoy, Ading, sa kanilang pasya. Baka nga naman kung ano pa mangyari sa magiging apo. Wait, Divino, huwag mo naman sanang sisirain ang pagtitiwala sa'yo ng asawa mo. Huwag ho kayo mag-alala. Makakaasa ho kayo sa'kin. At saka, gagawin ko pong lahat para hindi mapahaya sa inyo. Yan naman talaga ang inaasahan namin ng daddy mo at ng itay mo at ni Lola Guada. Kaya wag mo kaming bibiguin, Divino. Opo, Mami. Makakaasa po kayo. Paano? Aalis na ako, ha? Huwag ka masyado magpapagod. Iingatan mo yung baby natin. Ikaw rin, mag-iingat ka, ha? O, paano, Daddy? Aalis na po ako. Sige, kami nang bahala sa asawa mo. Anak, yung pag-aaral mo o sikasuhin mo, ha? Opo, gagawin ko, Mami. Lola, aalis na po ako. Divino, apo. Huwag mo sanang kalilimutan na may asawa ka na. Opo, Lola. Sana ang pagtunan mo ng panahon mo ay ang pag-aaral mo. Huwag ang kung ano-ano. Alis na po ako. Di po, Lola. Di po, Daddy. Sige na. Ingat ka, anak. Pare. Oh, pare. Masyado kang seryoso sa pag-aaral, ah. Liga, sumama ka sa akin. At saan mo naman ako dadalhin? Akong bahala. Ano pa? Eh di para maglibang. Eh pare, may pasok pa kasi ako bukas, eh. Ikaw talaga, oh. Sandali lang tayo. Eh saan ba talaga ang punta natin? Basta sumama ka. Hindi ka magsisisi. Akong bahala. Tol, sigurado ako sandali lang tayo. Oo, hindi tayo magtatagal. Halika na. Kumain muna tayo. Gutom na ako. Na. Doon na. Di ba paborito mo yung adobong aso? Halika. Doon na lang. Sige na nga. Sige na. Thank you.
mamaya. Ito. Ihatid ko si Olivia. Bilis mo ah. Pare. Pagbilib ako sa'yo, pare. Maupo ka. Alam mo, Divino, may kasalanan ako sa'yo noon eh. Huh? Anong kasalanan mo? Huwag ka sanang magagalit. Ano nga yun? Ba't ayaw mong sabihin sa akin? Kasi, nung last time na nag-sex tayo, pilit ka ba? Ewan ko. Anong ewan ko? Anong ibig mong sabihin? Pilit ka eh. Oh, sige. Parang hindi na ako magalit sa'yo. Sige. Okay? Okay. Olivia! 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 Sino yun? Mag-bihis ka na. Bilisan mo, dali. Sino yun, Olivia? Huwag ka na maingay, huwag ka na magtanong. Magtago ka na rito, dali. Ha? Bilisan mo! Bakit ang tagal mong magbukas? Pasensya ka na, napasarap kasi ang tulog ko eh. Akala ko ba sa asawa mo ikaw matutulog? Iliwang sa bahay, masyado mabunganga. Kumain ka na ba? Tapos na. Mag-bihis ka na kasi antok na ako eh. Tumasakit ulit yung ulo ko. Hindi ka ba natutulog? Kala ko ba antok na Nabitin kasi ako eh. Anong nabitin? Ang ibig kong sabihin, nabitin ang tulog ko. Alam ko na ibig mong mangyari. Alam ko nang ibig mong sabihin ah. Ikaw talaga. Hmm.
Ma'am, tulungan ko na po kayo. Ako na lang po magdadala ng gamit nyo. Hindi, wag na lang. Sige na po, ma'am. Hindi ba nakakahiya sa'yo? Hindi po. O sige, salamat ha. Para? Halika, tuloy ka. Eh, paano po, ma'am? Magpapaalam na po ako. Dito ka nalang maghapunan. Hindi, huwag na lang po. Ito naman, ngayon ako nag-imbita, hihiyain pa ako. Ma'am, eh... Sige na, sandali lang ako at magpapalit lang ako ng damit. Maupo ka muna. Sige po. Sige. Ma'am? Yes? Ma'am? Bakit Divino? Iimbitahan ko po sana kayo ngayon. Saan? Kasi po, birthday ko po ngayon. Ah, talaga? Happy birthday, ha? Salamat po. Ma'am? Umiinom ho ba kayo? Paminsan-minsan, kapag may okasyon. Katulad ngayon, birthday mo. Siya nga pala, bakit hindi ang girlfriend mo ang kasama mo? Kasi ma'am,
Wala naman po kasi akong girlfriend eh. Kayo, may boyfriend na ho ba kayo? Noon. Pero ngayon, wala na. Bakit ho? Nalaman ko kasi na may asawa na pala siya. Eh, ma'am, may tatanong ho sana ako sa inyo. Pwede ho bang umibig ang isang estudyante sa kanyang profesora? Pwede. Bakit naman ang hindi? Ah, siya nga pala. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi, ma'am, Sige na. Sabihin mo na. Eh, ma'am, kung... sasabihin kong may gusto ko sa inyo, magagalit mo ba kayo? Anak, huwag mo nang damdamin at pag-isipan ng iyong asawa kung hindi man siya nakauwi sa kanyang kaarawan. Pero, Mami, nangako kasi siya sa akin na darating siya sa birthday niya. Pero wala pa rin eh. Eh, baka naman nagkaroon lang ng dahilan kaya hindi nakauwi. Baka nagkaroon lang ng examen. O, diba? Hindi, Mami. Kinakabahan ako eh. Parang, ewan ko. Alam mo, Melanie, kilala ko yung anak ko, kaya wala kang dapat ipangamba sa kanya. Sana nga, Mami. Sana nga mali nga ang iniisip ko. Ang mabuti pa, matulog ka na. At baka makasama pa dyan sa baby mo ang labis na pagpupuyat at pag-iisip mo. Halika na, matulog na tayo. Office nga, oh. Ilan? Salam, ho. Ah. Oh. Good afternoon, ma'am. Natatandaan mo ba si Arlene? Yung classmate natin? Oo naman. Siya nga pala, kumusta na yung mga estudyante mo? Okay na ba silang lahat ngayon? Ay nako, alam mo, karamihan sa kanila, nakatapos, pero mahihina ang ulo. Tulad din pala sila ng mga estudyante ko.
O paano? Mauuna na ako sa inyo, ha? Mm. Sige. Sige, ha? O, teka, sasabay na ako sa iyo. Sige na. Magsisimba ka ba bukas? Bakit? Sama ako, ha? Han, bakit hindi ka na sa bahay tumira? Para naman hindi ka na umuupa ng boarding house mo. Hindi kaya nakakahiya sa'yo? At saka paano kung malaman ng mga magulang mo na doon ako nakatira? Alam mo, walang nakakahiya doon. Basta ba, nagmamahalan tayo. At tungkol naman sa mga parents ko, okay lang sila. Basta-basta ikaliligaya ko eh. At isa pa, nasa Amerika na sila lahat. Ako na lang mag-isa ang naiwan dito sa Pilipinas. Han, gatas mo. Salamat. Han, pag umuwi ka sa inyo, pwede ba akong sumama? Matagal pa bago ako umuwi. Hayaan mo. Kapag umuwi ako, isasama kita sa amin. Promise? Promise. Magandang tanghali, ho. Ano mo yun?
Nandiyan ba si Divino? Wala siya eh. Bakit? Sino ba sila? Ah, ako si Melanie, yung asawa niya. Ha? Asawa ni Divino? Oo. Bakit? Wala, wala. Eh, mga anong oras kaya ang uwi niya? Naku, mahigit isang linggo nang lumipat ng boarding house si Divino. Eh, saan naman kayang boarding house lumipat? Hindi sinabi ko saan. Ganun ho ba? Salamat, ha? Okay lang. May sorpresa ako sa'yo. Ano yun? Magkaka-baby na tayo. Buntis ako. Eh... Oh, bakit parang hindi mo yata nagustuhan yung sinabi ko? Ah, hindi. Gustong-gusto ko nga eh. Masayang-masaya nga ako eh. Oh, sige. Magbalik ka ng damit. Maghahain na ako. Sige. Sige. Han, malalim yata ang iniisip mo. Pwede ko bang malaman? Wala. Wala. Sige na, sabihin mo na ano yun. Wala. Wala akong problema. Tingnan mo ako, nakangiti ako, hindi ba? No problem. Gabi na, wala pa si Milani. Lola. Bakit nyo naman pinayagan si Milani? Alam nyo namang kabuanan niya na at delikado para sa kanya. Pasensya ka na sa akin, Totoy. Yan naman ang hirap sa inyo, Lola. Puro na lang tayo, pasensya. Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi na mauulit yun. Ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan. Hello? Oh, ito nga po, ito nga po. Ha? Eh, kumusta na po ang kalagayan niya? Ah, ganun ho ba? Marami salamat to, ha? Si Melanie, nanganak na. Ha? Tara, magbihis kayo, puntahan natin. Halika. Pare, buti na lang, sinagot ka na, no? O nga, pare, swerte rin, eh. Nahirapan ako ron. Ay, Divino? Oh, bakit? Tumawag ang father mo sa boarding house. Bakit daw? Pinauuwi ka. Pinauwi? Nanganak na raw asawa mo. Ha? Salamat, ha? O, sige. Kumusta ka na? Ibig ko sabihin, kayo ng baby natin. Nagpunta ako sa boarding house nyo. Wala ka. Bakit? Lumipat ako ng tirahan eh, na mas malapit. Bakit hindi ka umuwi nung araw ng birthday mo? Nagkataong na-examine ako eh. Totoo ba yung sinasabi mo, Divino? Opo, Itay.
Honey? Han? Papaalam na ako. Dito ka muna sa bahay, ha? Kasi po, bawal sa'yo ang mapagod. Para sa baby natin, hmm? Sige na nga. Pare, ang gwapo-gwapo na po natin. Kamukhang kamukha mo. Pare nga ding naman. Bakit ako lang? Mas marami pa yata nakuha nga po natin sa'yo, eh. Pare nga ding, Totoy, babalik na pala itong anak mo sa Baguio. Kailan yun? Saan ka ba galing? Bakit isang linggo kang hindi umuwi, ni hindi ka man na nagpaalam? Sorry, honey. Biglaan kasi naging problema ko, eh. Anong problema at saan? Sa amin. Si Itay. Pero, hayaan mo. Hindi na mauulit. Dapat lang. Eh kung yung hayop nga, eh. Kapag nawawala, hinahanap, hindi ba? Ikaw pa na. Minahal ko higit pa sa sarili ko ang hindi ko hahanapin. Sorry, honey. Pero, kung kinakailangan lumuhod ako, ay gagawin ko para mapatawad mo ko. Thank you.
Melanie, paano mo nalaman nandito ako? Oh, hindi mo ba muna ako papapasukin? Juan, ba't di ka makapagsalita? Ah? Han? Ay, bisita ka pala. Bakit hindi mo siya patuloyin? Eh, Juan eh. Sino siya, Divino? Ako? Ako ang asawa niya. Halika, tuloy ka. Asawa ka niya? Ang mas mabuti pa siguro sa lobby tayo mag-usap. Hindi. Hindi na. Han, sino ba siya talaga? Asawa lang naman. Han, anong ibig niya sabihin? Han, patawarin mo ako. Nagsinungaling ako sa'yo. Siya ang tulay kong asawa. Kasal na kami. Mamili ka, Divino. Siya. O kami ng anak mo. Alam mo, Han, kung gaano kita kamahal. Alam ko. Minsan ay minahal mo rin ako. Pero higit ng kailangan na niya mag-ina. Pero, paano ka, Karen? Ang lahat ay kaya kong tiisin. Gaano man to kasakit. Pero hindi ko makakayanan paglabanan sa aking sarili. Ay yung silang minahal mo, iyong pababay. Maraming salamat, Karen. Salamat sa iyong pangunawa. Angat ko ang inyong kaligayahan. Salamat, Karen, ha? Salamat.